Close your eyes. Start praising the Lord with all your heart. Salamat po, Panginoon, kay buti mo sa aming mga buhay. Katulad ng sinabi ng awitin, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, at ikaw ay mabuti. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Di kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat po. Awitin natin. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yan po ang aming pangako, Panginoon, ang magtapat at maglingkod sa iyo. Minsan pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, tapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Misal pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita, tapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kung ito iyong panalangin, itaas mo ang kamay sa Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Hindi kita bibiguin, Panginoon. Magtatapat sa'yo at maglilingkod. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa uling pagkakataon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita, hindi kita bibiguin. Tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O Diyos,
Salamat po, O Diyos. Katulad na sinabi ng awitin, Panginoon, nais namin magtapat at maglingkod sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo sa bawat oras, sa bawat segundo, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami na sa araw-araw, O Diyos, piliin naming maglingkod at sumunod sa iyo. Pangako namin, Panginoon, na magtapat at maglingkod sa iyo hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa pagtitiwala mo sa amin, Panginoon, sa patuloy mong pagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at pribileyo na ibinibigay mo na kami ay makapaglingkod sa iyo at sumunod. Come on, church. Lift up your hands to the Lord and start worshiping His name. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Salamat po sa pagtitiwala at katapatan mo. Hallelujah. Purihin ka sa iyong papuri, pagsamba at pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa uli pagkakataon na awitin natin, Ikaw lamang. Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. At minsan pala, Sean O'Mighty, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Kamayan po natin ating mga kasama sa hapong ito. Laman mo na ikaw.
ikaw ako ay mahal niya. Na ikaw ako ay mahal niya. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa John chapter 4, verse 7 to 14. Basahin po natin. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get the living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." Purihin ang Diyos kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pang makapakinig ng iyong salita. Ang buhay na salita. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang humipo sa aming puso, aming isip. Ikaw ang magbigay liwanag sa amin ngayon. At hayaan mo po na ang buhay na tubig ay dumaloy sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tingnan mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang hapon din, ha? Praise the Lord. Ang topic po natin ngayong hapon ay pinamagatang kong Jesus Christ, the living water. Ayan. Now, familiar na po tayo sa istorya ng Samaritan woman. At alam na po natin na even the Bible describes the Jews and the Samaritan as different set of people that do not associate together. Alam niyo po ang kultura na iniwan nung dahil sila'y napunta sa exile. Yung mga panahon na yun, puro gera. At dumating yung panahon na kung saan ang mga Hudyo na nagkaroon ng mixed breed o yung parang nalahian ng ibang lahi, sila po yung mga Samaritan. At yung mga Hudyo naman na sumama sa exile sa panahon ni Ezekiel, sa panahon ni lahat po yan, sila po yung mga panahon na kung saan nanatili silang mga lahi ng Hudyo. At bumalik nga sila sa Israel. So during this time of Jesus Christ, kahit na matagal ng panahon yung nakalipas, ngunit yung kultura at yung paningin ng mga tao hindi nagbabago. Matagal ng panahon yon, nung panahon na kung saan nagkaroon ng exile, nagkaroon ng mga gera, and this time, sa panahon ni Jesus, nabuo na yung bansang Israel. Ngunit, dapat nating maintindihan na merong sinasabi ang salita ng Diyos, hindi patungkol sa discrimination, kundi patungkol sa buhay na tubig. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, "Kapatid, handa ka na bang makinig?" Ano sabi niya? Amen. Praise the Lord. Parang mahina, inaantok pa yata kayo. Amen. Okay. So, tingnan po natin at minsan pa, bumalik tayo doon sa verse, no? Pwede bang balikan natin? Ayan, no? Ang sabi dito sa verse 7, kapansin-pansin na si Jesus Christ ay nandoon sa balon, no? Balon, well. And during that time, meron isang Samaritan woman na kung saan sasalok siya ng tubig.
And so, because the disciples of Jesus Christ went to the city to get some food, naiwang mag-isa si Jesus. And during this time, paglapit nung Samaritan woman, ano ang nangyari? Jesus Christ have a conversation with that woman. Tingnan po natin mabuti ito. Sa verse 7, ang sabi dito, Jesus said to her, "Give me a drink." Kapansin-pansin na even from the culture and the customs of the Jews and the Samaritans, they do not associate themselves. Hindi nga sila nakikipag-usap man lang. At kapansin-pansin din dito that Jesus Christ was immediately recognized as a Jew. Tingnan mo po, ang sabi niya diyan, "For his disciples have gone away to buy food. Then the woman of Samaria said to him, 'How is it that you, being a Jew, ask a drink?'" Paano kaya nalaman nung isang Samaritan woman na yung kausap niya ay isang Hudyo? See? There has to be something very distinctive about Jesus Christ. About how he speaks, how he presents himself, how he dressed. In a modern day Christian, madalas yan na pag-uusapan yung patungkol sa forma. Ano mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, forma. Yan, no? Ang sabi nga ng iba, style. Sabi nga ng iba, fashion. Di ba? At marami pang ibang tawag. Di ba? O, in a common tongue, tawag natin dyan uso. Di ba? Ano may katabi mo? Uso. But we fail to realize, something. The Bible is not telling us to stop this, to stop that. But there is a very significant meaning on why the Samaritan woman recognized Jesus Christ as a Jew. Ang tanong, bakit hindi na lang nagpanggap si Jesus para siya ay maging parang Samaritan na lang din? Nang sa gayon, tanggapin siya ng mga taga-Samaria. Bakit hindi na lang kaya, ha, magpalitan nyo si Jesus? It's a big question mark. No? Minsan binabasa natin yung Bible, pero minsan hindi natin naintindihan kung bakit nga ganun. Parang binasa mo lang, pero hindi mo naintindihan. Sa totoo lang, pag binasa natin ito ng buo, abutin tayo ng buong araw dito para i-discuss ito, so bibilisan ko lang. Tingnan nyo ng mabuti, ha. Ilagay nyo na yung seatbelt nyo. Tawag natin dyan, seatbelt buckles. For safety reasons. Mamaya biglang matumba sa upuan. So, Jesus Christ is the Son of God. He is the representation of God to man. The Jews are the chosen people of God. Sila yung lahi na pinili ng Diyos. Sila yung tagapagmana ng kaligtasan ng Diyos. And so, salvation is only for the Jews. So, a big question mark na naman. Ang tanong, meron bang kaligtasan sa hindi mga Hudyo? During the Old Testament, lumalabas, wala. Now, here comes Jesus Christ, representing God to man. And He's talking to a Samaritan woman. A big question mark. Kung ako, iahalin tulad ko sa modern day yung nangyayari, Jesus Christ can be you, can be me, can be all of us. Those who knew God, those who have been called according to the purpose of God, to the will of God. Ang tawag ko dyan, Christian. Ano may katabi mo? Christian. Mga anak ng Diyos. Amen?
Tayo na tinawag ng Diyos, tayo na pinili ng Panginoon, we are all called Christians. And during that time, yung mga pinili ng Diyos, they are called Jews. In the New Testament, hindi na tayo mga Hudyo lamang. We are called Christians. Hindi mo nga ulit yung katabi mo, hindi ka na Hudyo lang. Hindi Hudyo lang aakyat sa langit. Amen. Yung mga anak ng Diyos aakyat sa langit. Amen. Now, if we knew God, if we knew the gift of God, then we are called children of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, yung mga tumanggap daw, yung mga naniwala, God gave them the right to become children of God. Kailangan ko kasing isa-isahin para maintindihan nyo. And so, pag hinalintulad ko ngayon yung pangyayari na to, lumalabas, parang ikaw, parang ako, si Jesus Christ. And the Samaritan woman is somewhat, nandyan lang naman sa tabi-tabi. Pero parang ayaw yata nila mag-church. Nandyan lang naman din sila sa tabi-tabi. Pero parang ayaw nilang kilalanin ng Panginoon. Nandyan lang naman din sila sa tabi-tabi. Minsan kamag-anak pa nga natin. Pero ayaw nilang i-recognize that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Kumbaga, hindi nila tinanggap ang bugtong na anak na si Jesus. My question is here, have you approached a Samaritan woman? A woman or a person who is an unbeliever who lives nearby. Have you approached someone like that? My second question is, have you had a hard time talking with them or making a conversation with them about Christ? Because it's easy for a person to make conversation. But my question is, a conversation about Christ. Madaling makipag-usap Sabi nga nung isa pare, pasindi naman. Pinakipag-usap ka na. Madali Na? Yung iba naman, mahilig sa politika. Ede, pare, alam mo na ba istorya ngayon tungkol kay Digong? Ang bilis mag-open ng conversation. Especially sa mga usapan dito sa mundo. Nabalitaan mo na ba yung sinagasaan ng bus? Ay, ng bus ko ng trailer ng truck? Ang tawag yan, ang bilis. Biglang magre-relate yung tao. But my question is, how about the topic about Jesus? How about the topic about living water? How about the topic about eternal life? Ito ang isang topic na kung saan iniiwas-iwasan na pag-usapan. Now, my question now is, have you had a hard time? Ikaw ba mismo nahihirapan kang mag-open up ng conversation na ganyan? Na tipong parang nasisira lahat ang mood nila kapag ikaw ay nagsalita tungkol kay Kristo. Para bagang mas magandang sabihin na lang natin, kampay. O, ang pinaka-usong-uso ngayon, mag-Pokemon Go na lang tayo. Para bagang may Pikachu doon, alika, sugod tayo. Pero pag sinabi mong may church ngayon, ang tao sabi niya, wala akong oras. Pero pag sinabi mong meron dong rare Pokemon, ang tao dadagsain yung lugar na yon. Kaya iniisip ko, magre-request ka ako doon sa developer noon at ilagay dito sa UCF yung rare Pokemon. Bakit baga yung mga tao kapag ang usapan ay usapang mundo, interesado sila? Bakit bagay kapag si Jesus Christ na pinag-uusapan, wala akong panahon dyan, wala akong oras ngayon. Tumigil-tigil ka nga dyan. Katabi mo, ganun ba? This is a similar problem
we are all facing right now. But you know what? Rinig ni Jesus yan. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Jesus opened the conversation. May nagtanong sa akin yan dati. Naalala ko yun about 3 years ago maybe. Sabi niya sa akin, Pastor, sino ba dapat ang magsimulang magsalita? Siya ba? O ako? Kasi Pastor, hindi ko alam at paano ko ba i-approach sila. Inahiya naman ako mag-approach. Pero Pastor, pag tinanong naman nila ako, sasagutin ko naman. Now my question is, kailan ka kaya tatanungin nun? Di maglagay ka ng placard. You want to know about Christ? Lagay mo sa likod. Talk to me. But who will talk to you? That's my question. Tama ba ako? Tama. You see, we face the similar problem. Maybe not all of us have the same problem, pero very similar yung problem natin. It's how to approach unbelievers. Jesus Christ is sitting by the well. It is a portion of land wherein it was given to Joseph by Jacob. Yan ang pamana ni Jacob kay Joseph, yung anak niya, Joseph. And during that time, yung well na yon ay kilalang kilala because it was Jacob himself who built the well. And yung well na yon ay matagal na. Imagine that, during the time of Jacob pa. And then during the time of Jesus, ang layo na nung panahon na yun. But still, the well exists. At marami ng hayop at tao ang nakainom doon sa well na yun. At nabuhay. Naging masagana ang buhay. Very historic yung lugar na yun in a sense. Alam mo, ano ang pangangailangan ng babae during that time? Kailangan niya ng tubig. Kaya alam nung babae kung saan siya dapat pumunta. Dahil during that time, the only source of water is through the well. Wala namang Maynilad nun. Wala namang delivery nun. Amen. If you want to have water, you need to dig up or you have to have a well. At yun nga, as the woman came by the well, ano nangyari? Nakita niya si Jesus. At nakita niya, mukha yatang Hudyo to ah. Huwag ko nalang pansinin. You see? Ayaw nga makipag-usap ng babae. Hindi niya sinabi kay Jesus na, ba't ka nandito? Teritoryo namin to. But then, as the woman approached, Jesus began to speak. Ano sabi niya? Hindi, balikan niyo. Kanina. Yung verse. Ayan. Ano sabi niya? Hindi. Simula sa verse 7. Ayan. Okay. Ang sabi niya, give me a drink. Give me a drink. Inamoy yung katabi mo. Doon sa kanya, give me a drink. A very intriguing way of opening a conversation. Now, ikaw kaya, sabihan ka ng ganun, give me a drink. The woman immediately answered. Ano sabi ng babae? Ano sabi niya? How is it that you, being a Jew, tagalogin natin ha, lagay natin sa modern time. Okay? Tinanong ka, bakit mo kinakausap? Di ba mga banal kayo? Di ba mga makasalanan kami? Ba't mo kinakausap, mga banal? Baka mahawaan kita ng virus ko. Di ba yan ang kadalasan sinasabi nila? Ba't mo kinakausap?
Di ba mga hallelujah, praise the Lord kayo? Bakit nyo ako kinakausap? Eh di ba kayo lang aakyat sa langit? Bakit nyo kami kinakausap? These are some misconnotations. Alam mo bakit? Because there are so many people who don't know how to approach. Kaya tayo nami-misunderstood. We are not teaching a teaching of condemnation. We are teaching a teaching of hope. Tingnan mo katabi mo. Hope. But people began to realize that whenever they hear the word of God, sabi nila, if there is a conviction, tingnan mo katabi mo, conviction. That conviction wanted you to change. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, change. Sabi ni Duterte, change is coming. Pero nobody wants to change. Only change is coming. But you do not want to change. Yeah? Sa totoo lang, nobody needs to die if they just change. Huwag ka na magbenta ng masama. Diba? Magbenta ka na lang ng for life. Huwag ka na magbenta ng iba pa. Hindi ka ma-assassinate. You need to change. Ang hirap kasi na sabihin natin tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi tayo marunong mag-approach at mag-open ng conversation to the unbeliever. The Samaritan woman was perceived as an unbeliever. Though they thought of themselves as godly as possible, kasi pag binasa mo yung text na yan hanggang sa dulo, mapag-uusapan pa nila yung tungkol sa bundok, kung saan ang templo, kung saan ang ano, kapag-uusapan pa nila yan. Because during that time, after the exile, when the Jews returned to Israel, itong mga Samaritan, mixed breed na sila. And they have idols coming from different nations. And then, the original Jews, yung mga pure-blooded, when they returned to Israel, they rebuilt the temple. Yeah? And so, the group of Samaritans went there and give help. Pwede po ba kami tumulong din sa pagtayo ng templo? And this group of Jews denied them. Ang sabi, you are crossbreed. Ang tawag sa inyo, mga half-breed na lang kayo. You have no right. You do not belong to become children of God. Ano nangyari? Pinamigat kami mo. Discrimination. At yun ang nangyari mo. And so these Samaritans, kaya sila tinawag na Samaritan. Sila yung mga grupo ng mga Samaritano. Hindi sila kasama. And so the Jews began to build the temple for the Lord. And yung mga Samaritan, they build their own. Bakit? Ayaw silang tanggapin nung gawa kami ng amin. Nakita niyo yung problema? Sabi ka sabi mo, pwede naman tayo magsama eh. Ba't kailangan tayo mag-away? Bakit kailan balik ka? These are big questions. These are big questions. Now, Jesus Christ wanted to break that custom. At anong ginawa niya? Siya ang nagsimulang makipag-ibig.
Hindi niya inantay yung babae na sabihin sa kanya, oh, ba't nandito ka? Di ba Hudyo ka? No. As the woman approached the well, immediately, Jesus, hindi naman ask, kundi tell, sinabi ni Jesus, give me a drink. Eh dahil alam na alam naman natin yan, kapag ikaw ay iinom sa balon, you need something to draw water. Tama? Paano mo nga naman naabutin yung tubig sa ilalim kung wala ka man lang parang, ang tawag mo dito, something na pwede mo ibagsak doon. And Jesus Christ is all alone. The disciples went to the city to buy food. Wala man lang siyang dala kahit ano. And during that time, ang ginagamit nila ay parang pouch. Leather pouch. Ah. Yun yung parang ginagawa nilang beater. Diba sa atin ngayon, parang ano lang, tawag mo dito, tabo. Parang maliit na balde. Yeah? Yun yung o parang lata, gano'n. Yun yung hinuhulog sa balon, tapos, sasalok ng tubig bago iaangat. Pero nung panahon nila, wala pang gano'n. Hindi pa nauso yung PVC. Hindi pa nauso yung plastic. Hindi pa nauso yung lata. And to draw water, they need something. Isang lalagyanan na pwedeng maging lalagyanan nga ng tubig. And during that time, ang pinaka-famous na lalagyanan ng tubig ay isang leather pouch. Ayan. Napansin siguro nung Samaritana that Jesus Christ doesn't have any. Nandun na si Jesus, nakaupo lang. He sat by the well. And so sabi niya sa babae, give me a drink. And so the woman responded to what Jesus said. Ano sabi ng woman? How come ikaw, Hudyo ka, kinakausap mo ako? Di ba bawal yun? Di ba bawal yun? Di ba mga banal kayo? Kami mga makasalanan? Kayo lang akit sa langit, kami sa impyerno? Ayan. And then sinabi ng babae, sir, you have nothing to draw with. Ibig sabihin nun, wala kang ang salok. Well, the well is deep, sabi niya. And then, ito ang sagot ni Jesus. Tingnan natin, ha? Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. It's a question na naman. It's a big question mark. Kanina, pinag-uusapan natin that Jesus Christ is the first to approach. Okay? Now, and then all of the sudden, sabi ni Jesus, yung tubig na yan, pag uminom ka dyan, mauuhaw ka. Naguluhan tuloy sa Samaritana. Kala ko ba sabi mo, give me a drink? Pero ngayon sinasabi mo, pag uminom ako dyan, mauuhaw ulit ako. Tapos ngayon sinasabi mo, ikaw ang magbibigay ng inumin. Eh, ikaw nga mismo walang inumin. Ikaw nga yung humihingi ng inumin sa akin. Tapos ngayon sabihin mo, bigyan mo ako ng inumin. Tapos ngayon sasabihin mo, pag uminom ako dyan, mauuhaw ako ulit. At meron kang tubig na ibibigay. Ayun, sandali, question mark. Totoo ba itong kausap ko? O buwang lang yata ito? Kita niya? Very intriguing. Very intriguing. Yung kausap niya, hindi basta-basta nagsasalita. May mensahe sa loob habang sinasabi. Sinamin katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kaya huwag ka basta-basta magsalita. Lagyan mo ng laman yung sinasabi mo. Kung hindi, wala kang pagkakaiba doon sa Samaritana. When Jesus speaks, He speaks with message. When a children of God speaks, we speak with purpose. We do not just speak for a conversation. The Lord uses our lips to deliver the message. Amen. Kaya tayo minsan
hindi pinapakinggan. Alam mo bakit? Dahil very common yung sinasabi ng bibig natin. Very common. Bigyan ko muna kayo ng konting background bago tayo pumalaod. Noong unang panahon, pag sinabi mong living water, okay? Siyempre, konting research. During that time, yung living water, ito yung mga tubig na usually moving or flowing. Yan. Katulad ng mga nasa batis, yan. Yung mga nasa ilog, yan. Yung flowing. Okay? At sa Israel kasi, meron silang dalawang Great Lake. Okay? Or we call it the Sea of Galilee and the other one is the Dead Sea. Ah. Okay? Now, both a body of water comes from the Jordan River. Isa din yung Jordan River kasi it moves from the north to the south according to sa geographical map nila. The Sea of Galilee is the top and then pag nag-Y Road yun, the other goes to the Dead Sea. And amazingly, the Sea of Galilee is filled with life. Punong-puno ng buhay. Pag tinignan niyo yung picture kahit sa Google Map, punong-puno ng ano yun. And when you look at the Dead Sea, wala talagang buhay doon kahit ano. That's why it's called the Dead Sea. Actually, yung Dead Sea ang one of the major source of salt in the whole world. The major source of salt in the whole world. And even the time when Jesus Christ is still on earth, yung naglalakad siya doon eh. Remember? Naglakad si Jesus doon. He walked doon, sa Dead Sea. Pero ngayong panahon natin, literally, kahit sino lang sa atin, we don't need to become Jesus Christ. It is not a miracle. You can walk to the Dead Sea. You know why? Sa sobrang, ano tawag mo dito, alat ng tubig, nagbubuo na siya na pwede ka nang, as in literally, maglakad ngayon, doon. Pag pumunta ka sa Israel, punta ka sa Dead Sea, maglakad ka doon. Hindi magic yun. Lahat pwede maglakad. Sa tigas na niya, pwede ka talaga lumakad. Now, anong pagkakaiba ng dalawa? The Sea of Galilee, meron siyang outlet. The Dead Sea, wala siyang outlet. Ang tawag sa kanya, para siyang lake. Para siyang pond. Para siyang lagoon. Still water. And this is called stagnant water. A well is a stagnant water. Bakit? Wala naman siyang flowing. A well is a recycled water. Kita niyo na? That is why, sinabi ni Jesus, literally, when you drink from this, you will be thirsty again. There's a hidden message. It's stagnant water. So, mag-isip muna tayo, may dalawang klaseng tubig na pinag-uusapan dito. Isang living water, isang stagnant water. Ang living water ay yung tubig na dumadaloy. O we call it, ano, mineral water. Ha? And there is a stagnant water. Ano yun? Yung nandiyan sa tangki ng bahay nyo. Stagnant water. Hindi siya living water. Hindi siya mineral water. Stagnant water. Na natin, ha? Konting research. Okay. Definition ng living water. The Bible said in verse 10 that the living water comes from God. And the living water can only be given by God. Yan, basahin natin sa verse 10. Pakibalik mo nga doon sa verse. Okay. Ang sabi niya, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, sinaming katabi mo, sabi mo sa kanya, alam mo ba yun? Why? If you knew, ang sabi ni Jesus, if you knew the gift of God, kung alam mo ang kaloob ng Diyos, kung alam mo ang regalo ng Diyos para sa iyo, if you knew the gift of God and who it is
who says to you, give me a drink. Ano una? Kung alam mo lang. Yun, tignan mo yung katabi mo, kung alam mo lang. Kung updated ka lang sana sa showbiz happening. Kung alam mo lang. At kung kilala mo kung sino yung nagsasalita. Intindihan niyo kung paano sinabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, sana, ikaw ang humingi at ibibigay ko. Ikaw ang humingi. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo sa kanya, ikaw ang humingi. Dahil hindi ibibigay sa'yo pag hindi mo humingi. Amen? Ayan, malinaw, oh. You would have asked Him and He would have given you living water. The well is a stagnant water. And it's hard to get living water. Ngayon kasi medyo modern na eh, kaya kaya na natin linisin ng tubig eh. During that time, pag well yan, hindi yan malinis sa tubig. Stagnant water nga yan eh. Punong-puno ng mikrobyo yun. Hindi katulad ng living water dahil nafi-filter siya ng mga bato, nalilinis siya, nadi-disinfect siya ng araw, malinis yung tubig. Ngayon kasi hindi, may filter na tayo, amen. Yung Maynila, tinitreat na yung water, amen. Pero, by nature, lahat ng stagnant water ay poisonous. Lahat ng stagnant water ay punong-puno ng bakterya. Kaya kapag ikaw ay uminom sa stagnant water, magkakasakit ka. Hindi katulad kung ikaw ay uminom sa bukal, sa tubig na dumadaloy, malinis yan. Kaya pati yung lasa niya malamig. Masarap. So during that time, ngayon kasi hindi na. Because of technology, kaya na nating linisin yung tubig. Amen? Now, what I'm telling you are based on facts. Tuloy muna tayo, ha? That the living water are for those who knew it. And the living water is given by asking for it. Yan ang nilagay ko apat. Now, here's the question. I put the question. The woman saw that Jesus had nothing to draw. Wala siyang kahit na ano. Sabi ko nga dyan, wala siyang leather pouch. Ang tanong, from where did Jesus get this living water? Ano ba yung sinasabi nitong taong ito na living water? Is this for real? Ano ba ito? Ngayon ko lang narinig ito na itong tao na ito nagsasabi tungkol sa living water. And so, pag binasa natin ng mabuti itong topic na ito, later on, we would discover that Jesus needed to reprove how the concept of the woman is. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan nila, living water eh. Kaya, pag binasa natin itong buong chapter na ito, mababasa natin that Jesus Christ, show her life. Pinakita ni Jesus sa kanya. O, dali mo dito yung asawa mo. Ay, o nga pala. Hindi mo pala asawa yung kinasasama mo ngayon. Nag-isip yung babae. Paano niya nalaman yun? Sa totoo lang, pang ilan mo na ba yan? Paano niya nalaman yun? Ngayon lang kami nagkita nito ah. Paano niya nalaman ang buhay ko? Naming katabi mo. There is a technique in approaching the unbeliever. You cannot approach an unbeliever pag hindi ka marunong. Bakit? Kailangan mo ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. It gives you the wisdom to speak, the right message to tell that person. Bakit? Kasi pag ang pag-uusapan lang natin ay yung verse na bubuklatin mo, magsasawa siyang makinig.
Pero pag ang pag-uusapan natin ay yung buhay na patotoo, hindi siya pwedeng antukin. Alam mo bakit? Ang kinikwento niya, sarili niyang buhay. Amen? Sarili niyang karanasan. And so, because of that, ano sabi ng woman? I presume you are a prophet. You see? And that woman believed Jesus Christ. That woman went to the city and tell everybody ano experience niya with Jesus. Okay. Buksan natin yung ating Bible sa John chapter 3. Ayan. He who comes from above is above all. He who is of the earth is earthly and speak of the earth. Jesus prepared the water and the
living water ang inilis ng Lord. Umayos ka. Amen. At isang that water, ayaw, 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 ayaw. Voice of isang ulitang Lord. Kung ano na nilang pag-ibig ko, wala yung Lord to see. Nakita ko lang kung ilaw na kabuhin ko pa. Tapos, bigay, ayaw mo siya pagkaroon. Thank you.
aking dapatin mo. Ikaw ay lamasan ng kaibigan. Sa'yo ay pumisan. Lobin mo ang buhay ko. Pupuin mo ka ba sa maitin ko? At puspusin mo ba na ipan na ang Espiritu? Ikaw Diyos na ang pwede gumawa nito. Wala ka din kahayagan, Panginoon. Pero ikaw, na mas nakakilala sa atin, mas nakakapatid ang aming mga puso. Ikaw nga, Panginoon, ang magpuno ng kauhawan namin. Hallelujah! Buksan mo ang ibigin. Simulan mo papurihan ang Panginoon sa sarili mong paraan. Sabihin mo ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Papurihan mo siya. Sambahin. Dakilain. Pagpalain. Hallelujah! Sa ating mga puso. Puspusin mo nga, Panginoon, ang ibang anak. Hallelujah!
Panginoon, loobin mo ang buhay ko, banal mo tahara, luklukad ang iyo, wagas na pagsinta. Daluyan ang wala hanggang papuri pa sa ba, mahal ka o Diyos. Ngayon, isa pa, loobin mo, Panginoon, loobin mo,
Janine Amor. Jan? Janine. Stephanie Legaspi. Federico Sampaio. Thank you for coming at naging-lagi na kayo mga atensya. Every time there's a service here, pasok na kayo. Muli, happy birthday sa mga sumusunod. This July 18, bukas, Isha. Saka din kay RJ Nadonsa. At sa 19, kay Raymond Lidiana. And the 20th, Erwin Gallo. The 21, kay Kuya Evic, Emiliano Aninao. Kay Sister Chelsea. For a start in the sea. Hola, happy birthday! Sister Nami! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan ang gift ko sa inyo, aking managintong boses. Okay, don't forget po, tayo po, ang UCA po ay 20 years na po. Alam nyo, hindi pa lang yung pag-inatawag dito ng mga sumit ko. Ngayon, after 15 years, 20 na po, hallelujah. No po, nung yan, gusto ko ang ipabuti ito yung isa kong anak. Parang ano lang, dito sila, yung nag-graduate ng high school. Ngayon, hallelujah talaga. Napakarami na po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa ating school, napatuloy na pinagpapala, hindi lamang po ang school na ito, kundi ang mga estudyante, mga magulang, mga workers, mga staff, at ang financial, hallelujah, patuloy itong pagpapalain. So, ang ating computer ay available pa rin, si Sir Karen, na ito. So, we can come to Sir Karen for our ticket. It's worth 500 pesos in good school and better. Yung po hindi pa nakakabili, punta na po tayo at baka po tayo mag-usan. Wala na po tayo sa upuan sa mga. Magkakaroon po na PPE at Museum of Science of Christian from Museum of Graphic Design, MC3. If you have friends or neighbors or any relatives na interesado po, you can bring them here or you can sabihin nyo lang po kung ano nyo lang. People will entertain them, they
can go to Ate Joanne. Joanne, siya pa maganda ng awal ni Pastor. Mission of Workers, ang nangangalaman po tayo ng teachers para sa ating Sunday School. Alam ko po, marami sa atin ang mayroon gift of teaching. So this is your opportunity to be a part of our Sunday School. At magamit po ang mga talento, ang mga wisdom na nalang sa pinag-alab sa mga kapitan. Tingnan po, ako natin ang po natin si Mrs. Amelia and si Sir Potter. UCF po, sino po ba ang hindi ko nakakakamay ni Sir Potter? Good, bakit po tayo nakakalam na marami po tayong available na paninda na bigas, itlog, doon po na ako lahat kumukuha ng aking paninda, mantika, ano pa. Meron pa tayong mga cups po, nakalit-lami sa kantin, doon na rin po ang pwedeng tunay. What else? Meron din pong honey, meron din pagkanat, lansa, name it, Amanda, yung help. Pagkakabuhay ko at magpamindan na rin po tayo. Reminder po again, at isang worship, ito po yung alas 9 na umaga. At ngayon po, pangalawang linggo na po natin ito, na may pagpanghapo alas 4 na please come before that time ho, at huwag po tayo magpaloy. Next time, may pena po na po ang meeting po, meron na rin din po tayo, instead of yellow meeting, meeting na po ito, same time, Thursday, at 7 p.m. Yung po ba, interesado makaroon ng Hope Bible Church, ito po ang ano ang tawag dito ay Bible Study or Self Group. Ngayon po ay pinaralanan natin po, Home Bible Church. Bakit? Dahil ito po ay ang ginaganapan po natin dito ay para na rin po sa isang church. Hindi lang po tayo kasi nakaraan sa lupa ng Panginoon. Tayo po nagpupunto, nagpupunto ng mga patuturo, at umaganta sa ating Panginoon. So, kung wala pa po kayo, kung interesado kayo, you can come and look for Pastor Moreno. Facebook at www.facebook.com/UCFofficial. Diyan niyo po makikita ang lahat ng ating gawain, ang ating church, at ang mga schedule, activities, mga teaching, ang lahat po tayo. This is our website, www.ucf.tv.com. Diyan po pala ang makikita. Hindi po ako kailangan sa technology. In everything, ginagawa po ba natin ito? Hindi po ito isang kasabihan lamang. Ito po isang katotohanan na dapat po natin sumusunod. Amen? In everything, put God first. Thank you for coming. God bless us all.